taong balak gawing perpekto ng Diyos ay tatanggap lahat ng kanyang biyaya't pamana. Tinatanggap nila kung anong mayroon at ano ang Diyos upang ito'y maging kung anong nasa loob nila. Mga salita ng Diyos ay pinapanday sa kanila upang kaya nilang tanggapin kung ano man ang Diyos. Tanggapin ng eksaktong lahat ng ito at sa gayoy na isa sa buhay ang katotohanan. Ganitong uri ng taong piniperpekto ng Diyos at ganitong uri ng taong nakakamit ng Diyos. Tanging yaong na perpekto'y karapat-dapat na tumanggap ng biyayang bigay ng Diyos. Tanging yaong na perpekto'y karapat-dapat na tumanggap ng biyayang bigay ng Diyos. Ng biyayang bigay ng Diyos. Ng biyayang bigay ng Diyos. Makakamit nilang buong pag-ibig ng Diyos at makakakilos ayon sa kalooban niya sa lahat ng bagay. Makakamit nilang patnubay ng Diyos, namumuhay sa liwanag niya at nakakamit ang kaliwanagan niya. Isa sa buhay nilang larawang mahal ng Diyos. Minamahal siya gaya ni Pedro, pinako sa krus para sa Diyos. Karapat-dapat mamatay upang suklian ang pag-ibig niya. May katulad na kaluwalhatian gaya ni Pedro. Mamahalin sila, rerespetuhin ang lahat sa lupa. Oo, hahangaan sila ng lahat ng tao sa lupa. Tanging yaong na perpektoy ka, dapat na tumanggap ng biyayang bigay ng Diyos. Tanging yaong na perpektoy ka, dapat na tumanggap ng biyayang bigay ng Diyos. Malalampasan nila ang pang-aalipin ng kamatayan. Ibinibigyan sa Satanas ng chance ang gawin ang gawain ito. Sa loob ng sariwat masiglang espiritu na may kagalakang lampas sa mga salita na parabang nakita ng araw ng kaluwalhatian ng Diyos. Makakamit nila kaluwalhatian kasama ang Diyos. Kahawit ang mga banal na sinisinta niya. Sila'y magiging yaong mahal ng Diyos sa lupa't yun ay ang sinisintang anak ng Diyos. Sila'y magbabagong anyot, aakyat kasama ang Diyos sa ikatlong langit na lumalampas sa laman. Tanging yaong na perpektoy karapat dapat na tumanggap ng biyayang bigay ng Diyos. Tanging yaong na perpektoy karapat-dapat na tumanggap ng biyayang bigay ng Diyos. Ng biyayang bigay ng Diyos. Ng biyayang bigay ng Diyos. Sa tao'y nahahati sa tatlong yugto. Ibig
Ibig sabihin pagliligtas sa tao'y sa tatlong yugto rin. Tatlong yugtong ito'y di kabilang ang paglilikha ng mundo. Ang kabilang ay kapanahunan ng kautusan ng kaharian at ng biyaya. Gawain ng paglilikha ng mundo'y ang paglikha sa sangkatauhan. Di ang pagliligtas sa tao, walang kaugnayan. Dahil nang nilikha niyang mundo, tao'y di pa natiwali ni Satanas. Di kailangang isagawa ang gawain ng pagligtas sa tao. Tatlong yugto ng gawain ay kwento sa loob ng pamamahala ng Diyos sa tao. Ito'y pagdating ng Ebanghelyo sa tao ng buong sansinukob. Ito'y malaking hiwaga sa kasaysayan ng tao, pundasyon ng paglaganap ng Ebanghelyo sa lupa. Pagmamahala niya sa tao'y nagsimula nung niligtas niyang tao. Gawain ng paglikha'y di ang simula pamamahala niya. Nagkaroon ng tao ng tiwaling disposisyon sakalang gawain ng pamamahala sa tao ay umiral. Gawain ng pamamahala sa tao'y may tatlong bahagi, di apat na yugto at panahon. Ito lang ang paraan upang wastong tukuyin ang pamamahala niya. Pag napapalapit na ang huling panahon, gawain ng pamamahala'y darating na sa huli. Ibig sabihin, pagliligtas sa tao'y magtatapos. At itong yugto para sa tao'y matatapos na. Bilang nilalang niya dapat niyong kilalanin, sa kamay ng Diyos tao ay nilikha. Kilalanin din kung paanong tao'y tinitiwali at paano nililigtas. Kung tuon mo'y simpleng katotohanan lang sa buhay mo, nakilang hiwagay na kaliligtaan. Di ba buhay mo'y tulad ng depektong bagay, walang silbi kundi mapagmasda. Tatlong yugto ng gawain ay kwento sa loob ng pamamahala ng Diyos sa tao. Ito'y pagdating ng Ebanghelyo sa tao ng buong sansinukob. Ito'y malaking hiwaga sa kasaysayan ng tao, pundasyon ng paglaganap ng Ebanghelyo sa lupa. Ang gawain niya ang pinag-
pagbabago ng mga bagay sa pag-unlad ng bawat panahon. Sa Diyos pag-away tulad ng paggamot sa may karamdaman, nagmamasid at nagpapatuloy siya sa gawain ayon sa kalalabasan. Pinapakita niyang karunung at kapangyarihan ayon sa gawain ng bawat yugto. Tinutulutan lahat sa panahon, binalik niya na makitang buong disposisyon niya. Tinutustusan niyang tao ayon sa gawain niya sa bawat panahon, batay sa kung gaano sila nagawang tiwali Satanas. Lagi siyang gumagawa ng bagong gawain mula nang likhain ang mundo't walang naulit. Nagpapakanat, tinitiwali ni Satanas ang tao habang paulit-ulit gumagawa ang Diyos ng matalino. Siya nabigo o huminto sa paggawa mula nung paglikha. Matapos na tiwali ni Satanas ang tao, patuloy na gumawa ang Diyos sa piling nila. Nang matalo ang kaaway niya at laban ang to'y magpapatuloy hanggang tao'y malaking kaligtasan. Sa gawain ito, tinutulutang makitang awtoridad, karunungan, kabangyarihan niya. Sa huli tutulutan niyang makitang matuwid na disposisyon niya. Gantimpala sa mabuti, parusa sa masama. Batay sa pakana ni Satanas, ginagamit niya gawain ng 6,000 taong plano niya. Ang misteryo ay inilalantad nito. Walang taong kayang gumawa nito. Ganong man kalaking kaalaman, sa Bibliyang ipakita ng tao, alam lang niyang mga salita. Ngunit diwa nito'y di niya alam. Itong 6,000 taong gawa
sa mga hula. Ito ang pinakamalaking hiwaga mula sa araw ng paglikha. Wala ni isa sa mga propeta sa lahat ng kapanahunan ng mundo ang makaaarok ng hiwagang ito na hinahayag lang sa mga huling taong plano, ang pinakamalaking hiwaga. Palaisipan sa tao malalim na nakatago, walang makakaunawa sa kalooban niya. Maliban kung ipaliwanag niya't ibunyag sa tao o mananatili tong palaisipan. Huwag pansinin ang mga relihiyoso kung di pa to sa inyo nasabi, hindi nyo rin to malalaman. Sa pagbabasa ng Biblia, makakaunawa ng katotohanan ang tao, makakapaliwanag ng ilang salita, ngunit di mapukuhang kahulugan. Patay na salita lang ang nakikita ng tao, di gawain ni Jesus o Jehovah, di malutas ng tao, misteryo ng gawa. Itong 6,000 taong gawain mas mahiwaga sa mga hula. Ito ang pinakamalaking hiwaga mula sa araw ng paglikha. Wala ni isa sa mga propeta sa lahat ng kapanahunan ng mundo ang makakaroon